You know, mga kabikers, unboxing tayo ngayon ng helmet. Ito yung box na in-order ko na helmet pang enduro. Pwede siyang pang ride sa bicycle, pwede rin siyang pang ride sa mga motorcycle. So, napakaganda ng review nito, mga kabikers. Binili natin siya sa Shopee. I-review natin bawat detalye ng helmet na ito. So, buksan muna natin, mga kabikers. Ito na yung helmet. Yun, oh. Yun. Anggalin natin. Ayos ang pagkakabalot. Bukod sa may bag, meron pa rin siyang plastic na nakakabalot. Wow! Naman, mga kabikers. First impression, mga kabikers. Ganda ng pagkakapintura. Shiny black. So maraming kategory ito na color. Mga kabikers, husgahin nyo muna. Iaangulo ko muna sa inyo. At yung likod, ito yung harap. Meron din logo dito, RXR. Ito naman yung side. At ito yung top. Yan. Ang size ng helmet na ito, mga kabikers, ay XL. Ito yung loob. Yan. Tapos mga kabikers, yung loob, titingnan din natin. Kung washable ito, mga kabikers, subukan kong tanggalin, ha. Okay yung foam niya. Hindi masyadong makapal at hindi rin naman manipis. Masasabi ko na quality ito. For example, ito yung pad. Walang bot. Medyo makapal. Para sa akin, ang rate ko dito sa foam, 10 out of 8, mga bikers. Matigas siya, mga bikers. At isa pang nagustuhan ko sa helmet na to, napakagaang. So gagamitin natin ito sa pagbabike, lalo na sa mga trail ride natin, mga bikers. Napakagaang na ito, halos wala pa yata itong kalahating kilo, mga bikers. Ito na, binalik ko na yung foam. Kompleto na ulit siya. I-fit natin siya. Ayos. Napakasarap ng pakiramdam pag suot-suot mo, magaan kasi siya. So ito, mga biker, side view, front, side view ulit. Ito yung pinaka-importante sa akin pagdating sa helmet, yung pinaka-magaang. Ang sarap sa pakiramdam at magaang, ayun ang pinakamahalaga para sa akin. Kasi pag nagra-ride tayo, hindi pwedeng mabigat. So, lightweight. So, kaya ko ito binili. Unang-una nakita ko ito sa review na magaang daw siya. Bukod sa looks, maganda, magaang, comfortable sa loob. Yun. So, kaya total, all in all, ang review ko dito, mga kabikers, kung tatanungin nyo ako, 10 out of 9. So, mga kabikers, ayos. Paki-comment na lang sa comment section kung maganda ba ang helmet na to. Maganda. Ito, natatanggal tong bison na to. So, meron siyang pinaka-screw dito. Yan. Yan. Matutus siyang ganyan. Diba? Ayos. From now on, ito na yung gagamitin natin sa mga ride natin. So, makikita nyo na nagamit natin to, lalo na sa mga trail. Hindi lang sa trail, pwede rin gamitin dito pang motorcycle, pang ride. Dahil may sticker to na DOT. So, pasado to, kahit ma-checkpoint kayo, pwede nyo gamitin ito. Tapos ang nagustuhan ko pa dito is mayroong air ventilation dito sa harap. So kahit pagod ka na, umaahon ka, nagda-downhill ka, pumapajak ka, ano pa man. So makakahinga ka ng maayos dito. Para sa akin, ito yung mura na quality. Ang looks niya para sa akin 10 out of 8.5 din. Ayoko naman sabihin 10 out of 10 kasi syempre iba yung 10 out of 10. Napaka-perfect naman nun. So ibig sabihin wala kang mapipintas nun. Ito na yung magiging setup natin. Nilagay ko na yung GoPro sa helmet. Mapapansin nyo. Yan na. Suot natin. Yun. So yan yung helmet. Ito yung GoPro. Kahit nadagdagan ng weight dahil sa GoPro, dahil magaang yung helmet, so okay pa rin, hindi pa rin siya ganun kabigat kapag suit-suit mo na siya. Diba? Ayos. Napakaganda na itong helmet na to.
Mura pa.